Napakalaking good news nito para sa buong Pilipinas. Isang bigating kumpanya, maghuhukay na ng oil at natural gas. Bubutasin na ang West Philippine Sea. At hindi ito mapipigilan pa ng China. Pero totoo kaya ito? Yes, 100% na legit na huhukayin na ang natatagong yaman ng ating bansa. Mismong CEO ng Prime Infra ang nag-anunsyo nito. Sisimulan na sa susunod na taon ang pagbubutas sa West Philippine Sea. Hindi tinukoy kung saan direktang maghuhukay. Alam nyo na para di malaman ng China kung saan. The drilling program will start next year. Hopefully we'll have gas 2026, 2027, mm-hmm. as soon as we possibly can, obviously. Then it will be generating cash at that point. On the way, hindi man direktang ibinalita kung saan, pero mukhang malapit sa Reed Bank o Recto Bank to gagawin. Sa pag-aaral, Recto Bank ang may pinaka pinaghihinala ang sobrang yaman sa oil at gas deposits. Ito pala ang dahilan ba't bantay sarado ng AFP ang Recto Bank. Tuloy-tuloy naman sir yung pagpapatrolya natin dyan sa area and we will make sure na we will take appropriate action para ma-deter sir in any party or any entity na mag-take over and control ng ating Recto Bank. As of now sir, we really don't have any valid reports yet about us to the danger ng occupation. Ang problema lang ngayon sa Recto Bank, naglalabas-masok ang mga Chinese Maritime Militia. Tulad noong nakaraang buwan, nakaranas ng pangaharas ang mga mangingisda. Pero kahapon sa pagbibigay ng BFAR ng ayudang diesel, walang dangerous maneuver ang China. Wala rin pagbuntot tong ginawa. Nakatambay lang ang mga Chinese Maritime Militia. Kahit kasi palayasin ng Philippine Coast Guard to, babalik at babalik din agad ang mga Chinese. Wala dito sila dito, medyo malawak yung marating natin. Walang maharang. Yung mga kuan, Chinese Coast Guard, harangin ka na dyan kahit din. Kasabihin na, harangin ka na dyan. Lapit-lapit ng kuan, yung Palawan dyan. Dyan na sila nangharang. Kuan, marami yan dyan, barko dyan sa Sabina. Kuan din doon, mga 30 ka. Dahil sa Administrasyong Marcos, mas lalo lang malakas ang loob nila. Dati kasi walang umaalalay sa panahon ni Duterte. Kawawa raw talaga noon. Tinataboy-taboy lang mamangisda, wala naman silang magawa. Bakal ang barko ng China, sa kanila yari lang sa kahoy. Ano raw ang laban nila? Gaya rin madanggol kasi wala man kami guha. Mga kuwan eh, bakal yun yung mga barko nila. Nalaki, kami bang kahoy lang. Kaya mahirap makuwan. Mahirap kami ang mapagtanggol dito kasi kuwan nga, ito, kahoy lang, kanila bakal. Pag binunggo kami, wala, lubog. Okay lang yung kanila kay bakal, hindi yan basta-basta. Kami ang kawawa kong pilitin namin. Winawasak talaga ng China ang West Philippine Sea. Dahilan para umonte ang mahuli. Yan ang napakasakit na katotohanan. Bulabog kasi ng ano nito, yung Chinese. Kaya hirap yung isda dito. Saka hinaharang kami kung guan, punta ng Bahura. Mahina na rin isda, ubos na sa kanila. Makalipas nga ang dalawang araw na pagbabantay ng VFAR, may sumulpot na barko mula sa China Coast Guard. Hindi naman to nag-radio challenge. Di rin to dumikit malapit sa kanila. Pero nagbabato ng bangka para umikot sa mamanging isda. Grabe talaga ang China ano. Di mo sukat akalain na may susulpot pa makalipas ang dalawang buong araw. Well, China is patrolling the West Philippine Sea because it claims it as its own. It's claiming, it's saying, akin ito. The U.S. and its allies patrol the West Philippine Sea because there's freedom of navigation or flight. They are not claiming the resources or the fish. Whenever the U.S. and its allies sail in the West Philippine Sea, they actually affirm the arbitral award. Malaking nga ang pagbabago sa West Philippine Sea, lalo na sa mga Pilipino fishermen. Andyan pa rin nga ang pambubuli ng China, pero nabawas-bawasan naman. Kayo, nagugustuhan nyo ba ang patuloy na ginagawang aksyon ng administrasyon laban sa Chinese bully? Ikomento sa baba ang salubi.